mga palibot. Ngayon, magluluto kami ng isda. May nang huling isda yung mga anak ko, ng isda sila, namingwit sa dagat. So, nakahuli sila ng isda. Ang lalaki. So, lulutuin namin sila ng stir fry fish with Chinese wine. Lapu-lapu daw. Halo-halo. Ang lalaki eh. So, sayang din. At para may luto naman ng special kesa prito lang. Sige, panoorin nyo! Ayan na po yung nakuha namin na huli nilang isda sa dagat. So lulutuin na namin. Linis na yan at na-slice ko na. So naibabad na rin sa Chinese wine tsaka vinegar. Bali, ito yung Chinese wine tsaka yung duck vinegar. Ibababad po sa dalawang yan na may ginger, tapos ilalagay sa loob ng isda. Ilalagay lang sa loob yung ginger, tapos ibababad na dun sa vinegar at saka sa Chinese wine. Lalagyan lang po siya ng asin. Ano po, 2 tablespoon na Chinese wine tsaka 2 tablespoon na vinegar tsaka 1 tablespoon o half spoon of salt. Tapos hayaan mo muna ibabad siya ng mga 15 or 20 minutes. So magready na po tayo ng pang dikit sa isda. Yan, nangyari na. Tapos, nalagyan siya ng asin. Halo lang yung asin sa harina. So, mag-iinit na po tayo ng mantika para sa pagprito sa mga isda. Yan po ang paborito kong prituhan. Yan. Tagal na po yan. Frying pan. Alis na po yung non-stick surface. Mental sickness value. Painitin muna po natin. Ganito po, ihahalo sa harina yung isda. Pwede pumasok yung harina doon sa loob ng isda para manuot yung crispy siya. Ganyan lang po. Tapos lalagay na sa kumukulong mantika. Toasted po na natin yan para masarap.
So manggigisa kami ng gigisa namin yung ingredient na to kasama dun sa isda mamaya. Ginger leaves, ano ba yun? Onion leaves, ginger, tsaka bawang, garlic. Na-chop ko na yung garlic tsaka yung spring onion, na-chop ko na rin. Ito ngayon ang i-chop ko, shredded ko, shred. Mas masarap kasi kapag ganito ang ginawa sa ginger. Lasang-lasa yung ginger kaysa dun sa chop mo lang na maliliit. Pero dito, namumuo yung lasa niya. Natapos ko nang i-scred yung ginger. So, ito na yung ipanggigisa natin sa sauce ng ating stir-fried fish. So, ito po yung ilalagay nating ingredient sa ating sauce. Soy sauce, vinegar, pepper, Chinese wine, plain flour, at broth, pwede yung chicken cube, at asin. Lalagyan po natin siya ng asin. Tapos susunod po natin yung vinegar. Tapos susunod po natin yung Chinese wine. Broth at tubig. Water. Yan. Tapos haluin lang ng maigi. Ngayon magprepare na po tayo nung pang lamesa. Pang lamesa na. Ayan lang. Pang grease sa ibabaw. Pang-design lang yan, pang-design. Sin natin yung luma. Tapos ito, slice natin ng pahaba. Ayan. Ng pahaba. Uy! Ito naman po yung siling mahaba. Pwede yung pangsigang. Kulay pula, kulay berde. Pwede. Pahaba din ang pag-slice. So lulutuin na natin, gigisa na natin yung stir fry na natin. So mauna yung ginger. Susunod na natin yung garlic. Susunod na natin yung
onion spring, dahon ng sibuyas. Ayan. Okay, susunod na yung ingredient na mixture na pampalako. Nagdaga ng tubig, mukhang kulang. Iinit natin uli yung isda para talagang stir fry siya. Yan. Tapos mamaya lalagay na lang yung sauce. Tapos sa huli yung sugar to taste. Baka sumobrang naman sweet naman. To taste na lang yung sugar. Kung sa panlasa nyo ay okay na, nasa sa inyo yun. Ayan, luto na yung sauce. Ilalagay na natin sa mga isda. Display lang yan. Display. Yan. Yo, pwede na kumain.